Tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Pagpalain ang ating Panginoong Isokristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang Kanyang biyaya, kapayapaan at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang dapit hapon din po, Father. Tayo'y manambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po ay ginugunita natin sina St. John Piser and Thomas More, maging si St. Paulinus of Nola. Ikawalong araw po ngayon ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. Ikalimang araw ng nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo. At ikatlong araw po ng nobena sa karangalan ni na San Pedro at San Pablo. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging ang mga tao na papauwi galing sa maghapong gampaning gawain, at maging yung pong mga iniludulog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio. At yung pong mga may karamdaman, katulad ni Kuya George at gayon din po ni Kuya Abner, at yung mga mayroong special ailment, atin pong ipagdasal sila at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating kilanlin siya sa atin, aminin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglohog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa.
araw-araw at aman naming makapangyarihan niloob mong ang obispo na si San Paulino ay magningning sa pagmamahal niya sa karalitaan at pagmamalasakit niya sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa pagparangal namin sa kanyang kagitingan ay matularan nawa namin ang uliran niyang pagmamahal. At ama naming makapangyarihan sa matatag na paninindigan ng mga martir, niloob mo ang sukdulang katunayan ng pananampalataya, kanilang pinalalakas ng pagtuwang sa pagdalangin nina San Juan Fisher at Santo Tomas More ay makapagpatunay nawa sa aming pananalig na inihahayag sa katibayan nito sa pamumuhay na aming ginaganap sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa kalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpawainin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang pinagpatipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-alala ko, baka malaso ng inyong isipan at may layo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus, kaya pinangangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa tinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling ng mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman ako kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko ito sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako huminang kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo at nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul, iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at yan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit andiyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Poon ang gawa'y ganap, maasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking papupurihan sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na inirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabigan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuting mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maasahan lahat niyang batas. Ito'y lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo at matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos ano? Sa mga matawag.
ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala ninyo ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi na rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesu Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Nabanggit ko po na ikawalong araw ngayon ng pagnonobena sa karangalan ni St. John the Baptist. Naalala ko yung pagsunod natin sa Diyos, yung tunay na pamumuhay ng Kristiyano. Ang una pong hakbang ay naturalmente conversion. Pagbabalik loob. Pakikipagpalagay ang loob. Kasi po pag tayo nagbabalik loob, ay naroon yung manifestation, prueba, kumbaga, kung kita'y nagpapakatotoo, sapagkat dapat kitang mamuhay sa katotohanan. Kaya inilalantad natin ang ating pagkatao sa Diyos. Kaya yung pong intimacy and communion with God, naalala ko yung definition ng prayer. Prayer is opening to God. Yun po ang natutuhan ko kay Father Thomas Green, yung pong Hiswita na may sequel ng mga aklat, ano baga ang panalangin. Kaya po, conversion, then the next qualities of being a Christian ay buhay panalangin. How do we develop our prayer, our spiritual life? It is by way of openness. Naalala ko yung inaturo ninyo sa bata, close, open. Para kita'y maging close, yung pong close ay hindi yun sarado, kundi nearness, our intimacy, our Abba experience. Pakibigkas natin muli, Abba experience. Kung kaano, ka-intimate yung pakikip
isa na Hesukristo sa Diyos na kanyang Ama, ay dapat gayon din ang kalidad ng ating ugnay sa Diyos. The closeness, the nearness to God as expressive of our intimacy and communion. Kaya from that point of prayer, nandoon din dinedevelop natin ang poverty of the Spirit. Sapagkat kung kita po ay punong-puno ng ating sarili, ay hindi papasok ang grasya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. Kaya poverty, emptying, total self-giving of ourselves to God, na ang ating tanging yaman sa buhay at pagkakabuhay ay ang ating ugnay sa Diyos. Kaya from that poverty of the Spirit ay nandoon yung ating social dimension of love. Pakibigkas natin muli. Social dimension of love. Susihitan. Kaya sumasaklaw sa lahat-lahat. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan ng araw. Maski nga paglubog pa ng araw eh. All day out, all throughout the darkness. Naalala ko yung pagkagabi, mayroong pusikit ng dilim at karimlan. Alimba ang ating liwanag, edi yung ating masintahin at mapanligtas na pagmamahal ng Diyos. It beacons, as it were. It illuminates, translucent. Ano? Kaya yung kalooban natin ay merong umuusbong na kaliwanagan. Maliwanag na isip, puso at bait. Ano? At nandoon out of that poverty of the Spirit ay naroroon ang love of neighbor. Kaya mahal mo ang iyong kapwa. Kapwa ko, mahal ko. Ano? Kaya doon sa unang pagbasa, inassert ni San Pablo na kung siya man ay nagiging daluyan ng grasya, ay hindi siya nagpapabayad. Kaya naalaala ko yung spirituality of stewardship. Pakibigkas natin muli, spirituality of stewardship. Can we rely on divine providence as a church of the poor? Simbahan ng mga dukha, pagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpagadukha, nagpakababa upang magmahal, upang magligtas at upang magbigay buhay. Ay gayon din dapat ang ating pagkatao at kalooban as we express, we manifest the love of God. Eh, naroroon ang ating prioridad. Seek first the reign kingdom of God. Yun ang ating inuuna. Kaya nga sabi, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit. Kaya the center message of our Lord Jesus Christ ay yung paghahari ng Diyos, reign, kingdom of God, at yung reconciliation. Kaya pagpapatawad, aminado tayo sa ating mga kasalanan, hindi yung kita'y nag-aartikulante. Kaya nga, yung the genuineness of conversion o metanoia, it is a change of mind and heart. Hindi kita dayukdok o adik sa paggawa ng kasalanan at mga kasinungalingan. Nandoon yung transparency. Hindi mapanlinlang, hindi mapagkunwari ang ating mga inuugali at mga pinaggagawa ni ating mga programa. Kaya nga ini-educate tayo. Nandoon yung
Jesus Christ pedagogy of what Christian life is all about. In our milieu, the societal, by way of economy, politics, socio-cultural dimension ng ating buhay at pagkakabuhay, naroroon ang pagpapasadyos ng ating buhay. Kaya nga, showing the genuineness of love, tayo ay nagpapahayag ng ating katunayan na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa salita, inuugali at pinaggagawa. Naalaala ko si St. John Piser, St. Thomas More. Ipinagtanggol nila ang kadalisayan at kasagraduhan ng kasal pagkat may kapritso si King Henry VIII. Gusto niyang idiborsyo yung kanyang asawa niya si Catherine Aragon ng Espanya at yung kinahuhumalingan niyang si Anne Boleyn. Hindi sinang-ayunan ng kanyang chancellor, maging ng kanyang punong ministro. Hindi ko mo kapritso ng presidente o kapritso ng hari, tayo ay magiging instrumento ng kasamaan at kapariwaraan. Ito'y matinding hamon sa atin sapagkat kung peke ang lumalaganap, maging peking pamiminuno, fake news and disinformation, we are duty-bound by our moral acclamation na gampanan ito, ipagtanggol at ipahayag ang katotohanan. Pagkat kung lumalaganap ang exploitation, manipulation, pagkat marami ngayon mga kagamitan ginagamit sa exploitation and manipulation, maging ang COMELEC, kini-question natin. Pagkat kung sa larangan ng kalusugan ay ating ina-ascertain saan bagaling ang germs, saan bagaling ang virus, uso po ang sore eyes, pati itong mga kung ano-ano pang mga sakit na lumalaganap, maging mga kung ano pang kahit ikaw ay vaccinated na, ngayon po ay ipinagpahayag ay magpa-injection muli kayo. Pagkat mayroong mga taong mababa ang immunization. Mahuna ang resistensya. Kaya nga, para palakasin ang resistensya, ay magdasal ka. Kung yung ating kaluluwa, yung ating pagkatao'y nagiging mahuna at susceptible sa kasalanan, di palakasin mo. Magkameron ka ng vigor, vitality and stamina, as it were, para yung lakas mo ay mapaglabanan mo ang lahat ng uri ng tukso at encumbrances of sin and death. Naalala ko kagabi, ako'y nagpapakumpisa na ako po ay may gulang na, pero hindi po maalis-alis yung pagnanasa ko, lalo na kung ikay manunood pa ng pornography sa iyong Facebook account, talagang kakapitan ka ng ikapapariwara ng iyong pagkatao. Pagkat walang pinipili ang tukso, kasalanan, lahat tayo ay kinakailangang palakasin ang ugnayan sa Diyos. Kaya the reigning kingdom of God is the point of our intimacy with God. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang aloy na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po'y magsitayo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, Tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katekista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang family and life, ang mga nasa advocacy for social justice and peace, non-violence communication, at maging yung environmental concern, stewardship of life and the rest of God's creation. Yung po mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda at mga hanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, lalo na itong papauwi galing sa trabaho at yung iba na may papasok pagkat ang nature ng trabaho ay night shifting. Yung po mga nasa mga iba't ibang profesyon, lalo na yung mga nasa hospitals, clinics, mga medical personnel, doctor, nurses, and orderly, at yung po mga nasa pharmacological nagampanin. Maging yung po mga men and women in uniform, mga volunteers in prison pastoral service, at yung mga nasa bilangguan, at yung mga nagsasagawa ng rescue, relief and rehabilitation of those who are affected by wars, volcanic eruption, maging itong mga pandemya, mga salot, mga sunog, pagbaha, lindol, at mga aksidente. Maging yung pong mga samo at dalangin natin kay Santo Padre Pio, kay San Juan Bautista, sa Our Mother of Perpetual Help, as well as Apostles Saint Peter and Saint Paul, at maging kina Saint Simon and Saint Jude. At yung po mga birthday celebrators, anniversary celebrators, at all people commended for our intentions and prayers. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang ating mga sumakabilang buhay na mga magulang, kapatid,
kaanak at mga taong naging bahagi ng ating buhay. Ang yumaong si Eva, si Felicidad, David Senior, at maging si Mary Ann. At lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanisilisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, San Paulino ng Nola, Saint John Piser, and Saint Thomas Moore, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Umanawin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mayroong pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at evening blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang aking tanging bitiin sa Diyos ay hinihiling na siya'y makapiling sa tahanan niyang maningning ay aking ngayong hangarin. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng Parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastol, pinaginawa ko.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makakagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paghawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinapalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi pong nating tandaan ng pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong mga nagdaang taon at nagkataong napasabay naman sa pagsasayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, bukas ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may mga pagpapahid ng langis ay sa ikasiyam ng umaga na pangungunahan ng obispo ng Malaysia at sa ikaapat na kalhati ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Palenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Patuloy po kaming humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal at tulong sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at mga may karamdaman naming pari. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Thank Diyos. Thank you and good evening po.
Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.